every one of you for coming tonight. Hindi lang ito simpleng get-together. This is also a celebration of our trust and loyalty to each other over the years. Marami sa inyo ay aking personal na kaibigan. Yung iba mga kaibigan ng aking papa. We go a long way. Tayong lahat sama-sama. Through thick and thin. For better. Or for worse. And to me, all of you are part of my family. At bilang padre de familia, I have never failed you. In good times and in bad, I have always taken care of you. At wala akong hinanggad na kapalit kundi ang tiwala at loyalty ninyo sa Royal Wellness at sa akin. Pero may mga taong nakapasok sa pamilyang ito. Mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Mga kakumpetensya na gustong sirain ang Royal Wellness mula sa loob. Ang mga taga MNR Corporation na bumili ng shares ng Royal Wellness gamit ang Harmony Corporation ng sarili kong pamangkin na aking pindalaki, pinaaral at pinakain. Sila ang mga anay na sisira sa atin. And they have already began with some of you. Nakarating sa akin na kinakausap nila ang ilan sa inyo para ibenta sa kanila ang shares sa Royal Wellness at talikuran ang kumpanya. Naisip nyo ba kung bakit nila gustong bilhin ang mga shares ninyo? Hindi yun para sa ikabubuti ninyo o ng Royal Wellness. Gusto nilang pabagsakin ang Royal Wellness para ang kumpanya nila ang umangat. At kapag nangyari yun, mawawala ang value ng stocks nating lahat. Is that what you want? Mga ex-convict, kriminal, traidor, ang makakatransaksyon ninyo. Gusto nyo bang makatransaksyon ng ganyang klaseng mga tao? Kilalanin nyo kung sino ang tunay nyong kakampi at kung sino ang nagpapanggap lang or manloloko. Royal Wellness is our company and we must protect it at all costs. Para ipahiya tayo sa harap ng lahat ng tao. Pagmukhain tayo masama sa mga shareholders. Di ba sinabi ko na yan sa'yo? Alam nating lahat yan ang galawang Narciso. May nagsalita. Kaya nalaman ni Tito Lucas tungkol sa mga plano natin. Baka may nagsalita sa mga kinausap na shareholders, nagsumbong sa kanila. Ang importante, kailangan matuloy ang deal natin sa lahat ng shareholders na pumayag magbenta ng stock nila. Kailangan natin sila uling kausapin, isa-isa. Then we should do it fast. Do it tonight. Because knowing Tito Lucas, yan din ang gagawin niya. I'm sorry, Lucas. Mahirap silang tanggihan. Magandang offer ng Harmony. I have a better offer. Kung ano man ang offer nila sa'yo, I will double it. Sa amin mo nabenta ang shares mo. That's generous of you. Pero nakakommit na ako sa Harmony. Lansyado ng lahat. Pirmahan na lang ang kulang. Martin,
Kilala mo ako. I do not take no for an answer. Lucas. Kung tatay duloy mo kami ng ganito, I will have no choice. May bisyo ka pala. Ano kaya mangyayari kapag lumabas yan sa publiko? This is blackmail! Ibenta mo sa amin ang shares mo. And your secret is safe with me. Mrs. Montes, alam namin na front lang ang modeling agency mo para dun sa totoong mong negosyo. Isang high-class prostitution din. And we have witnesses na handang magsalita laban sa'yo for the right price. Pero hindi naman kailangan lumabas ito. Mag-back out ka sa deal mo with Harmony at ibenta mo sa amin ang shares mo ng Royal Wellness. Mrs. Montes. Di ba tatakbo ka sa next election? Ano na lang sasabihin ng mga constituents mo kapag nalaman nilang kaibigan mo yung pinaka-notorious na gambling lord dito sa Pilipinas? Hindi nga lang pala kayo magkaibigan. Mag-business partners kayo. Di ba? Patraidor kayo! Ikaw ang traitor! Ibibenta mo yung shares mo sa kakumpetensya. After all these years, tataliguran mo kami? Ito! Tanggapin mo yung offer namin kung ayaw mong ilabas namin yung baho mo.